Ano ba naging kasalanan ko sa'yo para saktan mo ako ng ganito, Mark? Ikaw na naman ito nagpumilit magpakasal eh. Pero kasalanan ko ba? Dahilan na ba yun para saktan mo ako ng ganito? Alam mo naman, di ba? Hindi kita mahal. Alam ko. Ilang beses mo na yung pinamukha sa akin. Hindi naman ako nagre-reklamo eh. Gagawin ko lahat para matutunan mo akong mahalin. Alam mo, Rosenda, hindi ko kayang pilitin yung sarili ko eh. Hindi ko naman hinihingi na pilitin mo sarili mo eh. Kung dumating, maraming salamat. Ngayon, kung hindi, hayaan mo na lang akong mahalin ka at pagsilbihan ka. Pero huwag mo naman tapakan sana yung pagkatao ko. Sumusuko ka na. Gusto mo, huwag na natin ituloy itong kasal. Yan naman nahirap sa'yo eh. Dahil lang sa alam mong mahal na mahal kita, na akala mo pwede mo na ako saktan ng ganito. Pinili mo namang masaktan, di ba? Pinili ko ang mahalin ka. At kung ang katumbas doon, ang kasama nun ay yung masaktan ako, tatanggapin ko. Kasama ang pag-asang balang araw magbabago ka. Thank you! Ang galing ni Mo! Nasaktan nyo na yung tao eh. Ano ba kayo? Ho. Salita ako, mag-aasawa ka na. Pagka palang bilis kumalat naman sa mga balita, ano? Sabi ko na nga, Ape. Labag talaga sa kalaobang yung papapakasal kay Rosenda. Ano naman alam? Bart, kilala kita. Hindi yung tipong Rosenda ang pakakasalan mo. Unang-una na, masama ang ugali. Pangalawa, pasosyal at saka maarte. Hindi naman siya ubra sa akin. Ano yan? E di kailangan. Magpakatiyan mo ka na. Siyempre, hindi na pwedeng tambay-tambay, yosi, inom. At sino naman nagsabi sa'yo na porkit mag-aasawa ako eh, kailangan magbagong buhay na ako? Eh di magagalit naman yung mga binan mo niyan kapag ginawa mo yun. Kaya nga kami bubukod eh. Dahil ayoko yung pinakikailan mo kami. Pero alam mo, bungangera si Rosenda. Paano kapag nagsumbong siya kay Tito Juancho? Eh, di si Tito Juancho naman ang umaway sa'yo. Subukan niya magsumbong. May maghihiwalay kami. Eh, bakit paabutin pa sa hiwalayan? Alam mo, Bart, ko ako sa'yo, mag-iisip-isip muna ako. Hindi ba mas maganda kung hindi mo nalang pakakasalan si Rosenda? Para mas walang problema. Pare. Oh, pare. Ang bakit mo na ba kay Marietta yung tungkol kay ano, Dr. Madrigal? Hindi. Wala akong balak. Ginagawa nila lahat para hanapin si Rosemary. Buti na lang, wala kang sinabi. Pare, delikado yung ginagawa mo. Hindi lang matatanggal ang lisensya sa pagiging doktor. Baka kaso nga pa for kidnapping. Kinagusto ni Rosemary. Kailangan siguro eh. Respetuhin natin eh. Mali, maliit lang ang Pilipinas. Kung nga, nahanap nila eh. Ikaw na susunod. Mag-isip-isip ka rin. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko na kaya. Alin? Ang lahat! Hindi ko na kayang kawalan mo ng oras para sa akin. Hindi ko na kayang pagsiselos sa mga tagahanga mo. At hindi ko na kayang maramdaman na parang
na parang wala na akong kwentang tao habang papasikat ka ng papasikat. Hindi mo ba naiintindihan yung ginagawa ko, Daniel? Pinipilit kong intindihin. Pero hindi ko maintindihan eh. At ayoko nang intindihin pa. Basta ang gusto ko, akin ka lang at wala na akong ibang kaagaw. Ano bang gusto mong gawin ko? Kung papipiliin ka, ako o ang karir mo, ano ang mas mahalaga para sa'yo? Wala mong klaseng tanong yan. Sagutin mo yung tanong ko! Hindi ko masasagot ang tanong mo dahil wala naman akong ginagawa para masira ang relasyon to. Sakaling dumating ang panahon na makaka-apekto sa relasyon natin ang karir mo, ano mas pipiliin mo? Ikaw. Mark, pwede ka bang makausap ako kumalis? Sige. Sige. Bart, gusto ko sana humingi ng patawad sa ginawa kong pananakit sa iyo isang araw. Pasensya ka na umira lang ang damdamin ng isang ama. Naiintindihan ko po. Ngayon naman na gusto ko rin pasalamatan ka dahil pinili mong pakasalanan ako. At panindigan ang pananagutan mo sa kanya. Wala naman akong balak takasin yung pananagutan ko. Mabuti naman kung naman. Tsaka isa pa, nahihilingan din ako sa iyo. Gusto ko nang ihabilin sa iyo yung anak ko. Sana mahalin mo siya dahil alam kong mahal na mahal ka niya. At malaki na rin ang pinagbago niya. Naniniwala ako na magiging isa siyang mabuting asawa din sa iyo. Maasahan ko ba yan? Dahil kung hindi mo siya kayang mahalin, huwag mo na lang siyang kunin sa amin. Kung sasaktan mo lang siya, isoli mo na lang siya sa amin. Kami na lang magpupuno ng pagmamahal sa kanya. Himalaya ka, yun ha? Hindi sana, pero pwede ka na rin. Kung pwede lang sana. Nako, pinatsatsagaan lang pala ako. Bakit? Ano bang problema ni mo? Eh, ang hirap kasi. Nako! Nako, Rosinda, alam ko na yan. Talagang mahirap yung pinasukan ni mo. Hindi ka naman mahal ng tao, nagsiksika mo ang sarili mo. Tapos, titira ka pa doon sa amin, sa may squatter. Naku, gagalasin ka. Tapos, ang alarm clock mo, alam ba ko ano? Mga mag-asawa naghahabulan ng taga. At yung mga tambay ng mga lasinggo na alak ang unang sumasay sa kanilang mga sikmora. Naku, alam mo, tingin ko lang ha. Hindi ka natagal nun isang araw. Alam mo, ang dami mo sinabi. Hindi naman niya itatanong ko sa'yo. Ano ba problema niyo? Eh, nalak kasi yung pinto ng banyo ko. Tatanong ko paano bubuksan yun. Siguro ko ano na chinchismis sa'yo ni Rosario tungkol sa akin. Hindi ah! Ito naman, masyado ka mang high blood. Kwento lang yun sa comics, alala ko. Nahirapan din siya. Halika na, buksan ang pintuan niyo. Halika na. Sabihin mo na sa akin, sige na. Ang alin? Yung problema mo. Anong problema?
Angelo, kilalang kilala kita. Alam ko pag may tinatago ka sa akin. Kagabi, galaw ka ng galaw. Hindi ka mapakali. Ikaw talaga, wala akong maitago sa'yo. Ano ba yun? Si, Dr. Arsenio. Yung adoptive father ni Rosemary. Hinahanap siya. Natuntun na si Dennis ako na yung susunod na hanapin nila. Ano naman problema doon? What if they find me? Paano naman mangyayari yun? Eh, paano nga? Makukulong ako for kidnapping. Choice naman ni Rosemary ang umalis sa kanila. At magpagamot sa'yo. Pero hinahanap siya. At alam ko yun. Pero hindi ako nagbigay ng information about her whereabouts. Relax, sweetheart. Bago pa nila mahanap si Rosemary, nagamot mo na siya, naayos mo na mukha niya, nakabalik na siya sa kanila. Paano kung maunahan tayo? Hindi mangyayari yun. Trust me. Kamot ko na mga rito. Manihira pa na ako. Saan sa paglilihi? Hindi, mas nararamdaman ko. Hindi ko alam kung tama bang magpakasal ako kay Bart. Anak, akala ko ba buo na ang loob mo sa pagpapakasal? Oo nga, pero ang iniisip ko kasi paano kung pabayarin sa akin ang Diyos ang lahat ng naging kasalanan ko. Kasalanan ko sa inyo, sa mga kapatid ko. Anak, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Talagang ganyan lang pag ikakasal ka na, marami ka masyadong alinlangan. Pero tignan mo, pagkatapos ng kasal mo, mawawala rin na lahat ng yan, magiging masaya ka na. Hanggang ngayon, namahal niyo pa rin ako at sinusuportan sa lahat ng ginagawa ko. Dahil yan ang pagmamahal. Hindi nagbibilang. Hindi nagtatampo. At hindi rin tumatanong na utang na loob. Thank you.
Bart? Andiyan na si Rosenda. Handa ka na ba? Saan? Sa pag-arap ko sa kamatayan? Bart, huwag mo nang pahirapan ang lahat. Rosario, anong alam mo sa paghihirap ng loob ko? Alam mo ba kung anong naramdaman ko ngayon? Alam mo ba nung araw na sinagot mo si Daniel, para mo na rin akong binitay? Ako bang makasarili dito? Ni meron bang isang tao na nagtanong kung anong maramdaman ko kapag pinakasalan kong babaeng hindi ko mahal? Bakit mo ginagawa to? Para parusahan si Rosenda? Hindi. Para parusahan ka. Para sa tuwing makikita mo kami ng kapatid mo, uukit dyan sa utak mo na dahil sa'yo, patuloy na magiging miserable ang buhay ko at ang buhay ng kapatid mo. Malas lang yan. Dahil siya puputukan ng lahat ng ito. Patawarin mo ako, Mark. Kung may magagawa lang ako para pabawasan kahit konting sakit na nararamdaman mo, gagawin ko. Patawarin mo lang ako. Sorry, sumama ka sa'yo.